Mahigit po sa 300 ang arestado at higit 40 ang napatay sa mga ikinasang simultaneous anti-criminality law enforcement operation ng Police Regional Office 12 simula po nitong Mayo hanggang ngayong buwan ng Hulyo. Ito'y matapos na umupo ang bagong regional director ng Police Regional Office 12. Pero babala ng Pro 12, umpisa pa lang ito. Nagpapatrol si Francis Canlas. Sa kabila ng mga kontrobersiya sa hanay ng PNP at kahit pa sa sunod-sunod na shooting incident sa rehiyon, buo pa rin ang tiwala ni Hermy Labaw at Dominador Para sa mga pulis. Lalo na ang sunod-sunod na kampanya ng mga pulis sa kriminalidad at pagiging frontliner sa COVID-19 checkpoints. Lahat ng mga maano na ang mga mawala ng mga kuandre ba, kaning mga drugs, mga ni diri sa syudad. Mga armas nga makuan gyud kay ilaha man ang trabaho gyud na nga mao iti kuan ti pamadlong anang mga illegal. Sa ulat ng bagong regional director ng Police Regional Office 12 na si Police Brigadier General Michael John Dubria, sa 358 na ikinasang simultaneous anti-criminality law enforcement campaign operations, 315 ang arestado, 43 ang namatay sa police operations, 184 grams ng shabu at 6.64 grams ng marijuana ang nasamsam nila na nagkakahalaga ng 1.2 milyon pesos. Sa loob lang iyan ng 2 buwan, pinakahuli sa kanilang ibinidang accomplishment ang pagkakapatay sa umano'y 2018 Jensen bombing suspect na si Ben Usman na may kaugnayan umano sa Ansar al-Khilafa Philippines nang napatay na si Muhammad Jafar Magid alias Tukboy Magid. We have already done quite enough to make our ambition success come to reality through our administrative and operational accomplishments. Pero hindi lang umano nakatutok sa mga kriminal ang PRO 12 dahil seryoso rin ang PNP sa transformation program sa kanilang hanay. Ayon kay Dubria, may 51 na mga pulis sa rehiyon ang nasampahan ng administrative case. Siyam ang nadismiss sa serbisyo dahil sa iba't ibang mga napatunayang kasalanan. I ensure that PRO 12 keeps up with the demands of transformation by looking into the administrative requirements of the region. Thus, we took into account the morale and welfare, competency, proficiency and efficiency of our police force. Mahigit sa 63,000 pulis naman ang binigyan ng award dahil sa magandang performance, pero umpisa pa lang umano ito sa kampanya kontra kriminalidad ng PNP. Layo nitong ibalik umano ang tiwala ng publiko sa PNP. Process on changing the attitudes and perceptions of every policeman, instilling in them professionalism and integrity to bring them back to their oaths of service, honor and justice. Isa sa tututukan ng PNP ay mapanagot ang grupong New People's Army na tinuturing nasa likod ng panununog ng higit sa 30 milyon na halaga ng mga heavy equipments sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Nakikipag-ugnayan na ang PRO 12 sa militar at sa PRO 11 para magkaroon ng matibay na ugnayan kontra terorismo. Francis Canlas, ABS-CBN News.